Christmas mass have I known. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinili mo ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang mapagmalaking malalakas. Ngayong aming ipinagdiriwang ang pagsilang sa kalangitan ng iyong martir na si Santa Agnes, kami naway pagbigyan mong makasunod sa pagiging matatag sa pananampalataya ayon sa ipinamalas niya sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pumili si Saul ng 3,000 Israelita at isinama sa paghahanap kay David sa bundok ng mailap na kambing. Nang matapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, nanabi siya na sa may bunganga ng kuweba sa tapat ng kulungan. Samantala, sina David ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, "Ito na marahil ang katuparan ng salita ng Panginoon na ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo." Palihim na lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Nang magawa niya ito, siya'y inusig ng kanyang budhi pagkat para na niyang nilapastangan ang hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, "Huwag nawang itulot ng Panginoon na lapastanganin ko ang hari na kanyang hinirang." At napakiusapan niya ang kanyang mga kasama
na huwag galawin si Saul. Ito namay nagtindig na at nagpatuloy ng kanyang lakad. Nang malayo-layo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at humiyaw, "Mahal kong hari." Nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David. Sinabi niya, "Bakit po kayo naniwala sa nagsabi sa inyo na ibig ko kayong patayin? Pinatunayan ko ngayon na hindi totoo iyon. Nang kayo'y manabis sa may bunganga ng kuweba, ibig kayong patayin ng aking mga kasama. Ngunit hindi ako pumayag. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari pagkat siya'y hinirang ng Panginoon. Narito ama ko ang kapiraso ng laylayan ng inyong balabal kung ito'y napiraso ko sa inyong kasuotan. Magagawa ko ring patayin kayo noon kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawan ng masama kahit pinagpipilitan ninyo akong patayin. Ang Panginoon ang humatol sa atin. Siya ang bahala sa inyo. Ngunit hindi ko kayo maaaring pagbuhatan ng kamay gaya ng ating kasabihan. Masamang tao lamang ang gumagawa ng masama, ngunit ako ay di maaaring magbuhat ng kamay sa inyo. Sino ako upang paghanapin ng hari? Ako'y tulad lamang ng isang patay na aso o kasinliit ng pulgas. Ang Panginoon ang umatol sa ating dalawa. Siya ang higit na nakaalam tungkol sa usaping ito. At siya ang magliligtas sa akin laban sa inyo. Pagkatapos magsalita ni David, sinabi ni Saul, "David, anak ko, ikaw nga ba iyan?" At siya'y nanangis. Sinabi pa ni Saul, "Higit kang mabuti kaysa akin. Sinusuklian mo ang mabuti, ang masamang ginagawa ko sa iyo. Ito'y pinatunayan mo ngayon, hindi mo ako pinaslang, bagamat maluwang mong magagawa. Bihira sa tao ang makagagawa ng ginawa mo. Ang pawalan pa ang kaaway na nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. Pagpalain ka nawa ng Panginoon sa kabutihan mong ito sa akin. Ngayon alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel at natitiyak kong mapapanatag ang bansang ito sa ilalim ng iyong pamamahala." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Poon, kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Mahabag ka o aking Diyos, ikaw sana ay mahabag. Sa iyo lumalapit upang ako ay maligtas. Pagkat aking nasumpungan sa lilim ng iyong pakpak, ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Poon, kaming kaawaan at lagi mong kahabagan. Yaong aking tinatawag, ang Diyos sa kalangitan, ang Diyos na nagdulot ng lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan, diringgin ng aking hibik, ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang magagahis. Ang tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig, iyahayag ito ng Diyos
sa akin, di ikakait. Oon, kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Ihayag mo sa itaas, O Diyos, ang kabantugan dito naman sa daigdig ay iyong karangalan. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan, nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Oon, kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Sundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasakasama niya, susuguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinugurian niya ng Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo, sila'y tinagurian niyang Boanerges, na ibig sabihi mapupusok, sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Mapagpalang araw ng Poong Jesus Nazareno sa lahat ng mga nasa kanilang mga tahanan at nagsisimba ngayon. Dalawang bagay ang pwede nating matutunan sa ating mga pagbasa. Dalawang praktikal na bagay ang pwede nating gawin kapag may dumadating na pagkakataon. Simulan natin sa ating unang pagbasa. Narinig natin ang kwento ni Haring Saul at David. Araw-araw, unti-unti, pinapakilala sa atin ang dalawang karakter na ito. At ngayon, sa ating ebanghelyo, nang dahil sa inggit ni Haring Saul kay David, nabuo ang hidwaan sa dalawa. Balikan muna natin, review lang tayo konti. Kahapon, yung kwento kung bakit nainggit itong si Haring Saul kay David. Kasi,
libo-libo ang napatay ni Haring David. Samantalang si Saul naman, si Haring Saul ang napatay libo-libo. Samantalang si David, yan, 10,000. Yan, para malinaw, no? Mas marami ang napatay si David. At napatay pa niya, at natalo pa niya si Goliath. Kaya naman, nainggit, nagselos itong hari sapagkat mas higit itong si David kaysa sa kanya. Kaya naman, sa inggit at selos ni Haring Saul kay David, ninais niyang ipapatay si David. Samantala, nang malaman ito ni David, hindi malayong sumama ang loob nito. Siyempre, no? Gusto kong unawain yung nararamdaman ni David. Yung wala kang ginagawang masama, pero merong nangaaway sa'yo. Wala kang ginagawang masama, pero pinagpaplanuhan kang patayin. Gusto kong unawain, parang sa mga panahon na yon, nakakasama ng loob. Hindi malayong hindi magdamdam at maghimutok itong si David. Pero tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon, ang tadhana, sapagkat sa paghahanap kay David, itong si Haring Saul, nakatulog sa isang kuweba. At doon, natagpuan siya ni David. Pwede na. Pwede nang gumanti itong si David. Pwede na niyang patayin itong si Saul. Pwede na niyang unahan ang hari sa kanyang masamang balak. Sabi nga ng mga kasamahan ni David, ito na ang katuparan ng sinasabi ng Panginoon. Ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo. Magandang pagkakataon ito para unahan ni David si Saul sa kanyang balak. Pero, hindi ganun ang nangyari. Kahit may nararamdamang mabigat sa puso ni David, kahit na meron siyang inis, hindi niya ito tinuloy sapagkat inusig siya ng kanyang budhi at siya'y natauhan. Malinaw kay David ang kasabihang masamang tao lang ang gumagawa ng masama. Kaya't hinayaan niya ang Panginoon ang humatol sa kanila. Ipinagpasa Diyos niya. Hinayaan niya ang Diyos na siyang humatol sa kanila. Ito yung kahanga-hanga. Kahanga-hangang katangian ni David. Hindi siya nagpadalos-dalos sa kanyang nararamdaman. Hindi siya nagpadala sa kanyang emosyon. Sa halip, pinakinggan niya ang kanyang budhi dahil naniwala siya na ang Panginoon ang bahalang humatol. May mga ganitong eksena sa ating buhay kung saan mataas din ang ating emosyon. Pwedeng ito ay dahil sa galit o kaya inggit. Pwede rin naman dahil tayo'y naasar o tayo'y nagselos. Kahit nga ang mga emosyong saya, galak at tuwa pwedeng makaapekto sa kung paano tayo mag-isip, kumilos at magdesisyon.
Kaya naman, magandang matuto. Magandang matuto kay David dahil kahit alam niya na mayroong pagkakataon, pero mali ang kanyang nararamdaman, hindi siya nagpadalos-dalos ng kilos. Kahit may pagkakataon, dahil mali ang nararamdaman, hindi nagpadalos-dalos. At sa huli, ang lahat ay ipinagpas sa Diyos. Ganito ang pwede nating gawin kapag mayroong pagkakataong dumating sa atin. Huwag magpadalos-dalos. Kalmahin ang emosyon. Halimbawa, may pagkakataon na ikaw ay makapag-abroad. O kalmahin mo muna yung iyong emosyon. Huwag ka agad natutuwa. Tingnan mo muna. Pakinggan mo munang maigi ang sinasabi ng iyong budhi para hindi maging mali ang iyong desisyon. O kaya naman, kung mayroong pagkakataon na makaganti sa kaaway, kalmahin mo muna ang iyong galit bago ka gumawa ng aksyon para sa huli, wala kang pagsisisihan. Iba naman ang nangyari sa mga alagad ni Jesus sa ating ebanghelyo. Ito yung pangalawang praktikal na itinuturo sa atin ng ating mga pagbasa. Nang dumating ang pagkakataon para sila ay maging alagad at tawagin ni Jesus, hindi sila nagpatumpik-tumpik. Sila'y nagpadalos-dalos dahil andoon ang pagkakataon na makasama nila ang Diyos. Ito yung tatalasan natin pag mayroong pagkakataong dumadating, ang malaman kung nandoon ang Diyos. Ito yung hahanapin natin sa lahat ng pagkakataon. Andon ba ang Diyos? Dahil kung andoon ang Diyos, hindi na mahalaga kung ano ang iyong madarama sapagkat Diyos na ang bahala. Dalawang bagay, dalawang praktikal na bagay ang pwede nating gawin sa bawat pagkakataong dumadating. Una, kalmahin ang emosyon at huwag magpadalos-dalos. Pangalawa, hanapin ang Diyos sa pagkakataon. Itong dalawang ito, kapag magagawa natin, sigurado, ano man ang mangyari, wala tayong pagsisisihan. Dahil alam natin, kasama natin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Dalawa, huwag magpadalos-dalos, kalmahin ang emosyon at hanapin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Amen. Minamahal kong mga kapatid, bilang banal na bayan na tinawag ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan upang ipalaganap ang mabuting balita ng kanyang paghahari, tayo manalangin at ating sambitin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tinawag sa simbahan na mamuno sa bayan ng Diyos, naway magkaroon ng tapang na ipalaganap ang ebanghelyo ni Jesucristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naghahanap sa Diyos, naway matagpuan nila
ang kaliwanagan at buong kalooban tumugon sa paanyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan naway marinig at makilala nila ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway tumanggap ng kasiyahan at lakas mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos Ama sa langit, tinawag mo kami mula sa mga ordinaryong pagkakataon sa aming buhay. Hayaan mo na bigyan kami ng iyong espiritu ng lakas. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo. Pang maging dugo katawan mo, Jesus Nazareno, anak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay. Aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanin niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ito ay mapuspos nawa ng iyong pagpapala at patatagin mo kami sa pananampalataya na pinanghawakan ni Santa Agnes hanggang dumanap ang dugo niya sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Agnes ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanap, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka Poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, na
ay nagpupugay sa iyong kadakinaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, lalong-lalo na sina Ernesto, Conchita, Vicente, Conching, at si Carol. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, Santa Agnes, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nasareno, kay buti mo sa hirap at sa ika'y kasama ko ang samo ko't dasal. Sana'y pakinggan mo ng mapawi ng mga paghihirap ko. Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na po, oh Jesus
Nazareno. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko at dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman. Ika'y pupurihin ko, mahal na Poong Jesus Nazareno. Nazareno. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, hinihiling namin sa pagtulad namin sa katatagan ni Santa Agnes, kami naway pagindapating magkamit ng gantimpalang walang maliw para sa pananatiling matapat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa, at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Hiyalay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat ng may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos!
Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.